Narito na naman po tayo sa inyong inaabangan tuwing araw po ng Martes. Alas 12 po ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Ito po ang funniest business show dito sa Pilipinas. Ako po si Tito Nel. Ako po si Ismael Abaya. At ito ang One Way to Success! Ay, magandang tanghali sa nako, Ismael. Ha? Katatapos lang ng usapang halal ko. Nag-uusap kami yung Franchise Asia. Tsaka marami tayong kinakausap na international na product at saka franchise. Alam mo, meron dun hotdog. Pero alam mo, untapped market. Oo. Kailangan mo, wala pa kami atsara na halal. Yan, wala pa kami peanut butter na halal. Kinukumpute ko nga eh, bibili ka lang ng sabi mo, pasalubong na... Yung kamukhang tinuro ko sa Baguio, pasalubong, bibili ka ng strawberry jam. Pinagawa ko maliliit lang, tago 150. O sabi mo, 500. Sabi mo, 2 million lang na Muslim. Kasi ang Muslim, obligatory kumain ng halal product yan. So, 2 million sa 500, aakyat once a year ang isang Muslim. So, 2 million ang bibili sa yung produkto. Magkano yon? Di 1 billion yon, 80 million a month. O, di ba? Simple. O, eh kung gagawa ka na yung produktong peanut butter, ang Muslim kumakain ng peanut butter, akala mo. Yeah, kailan ba natin imimit yung kaibigan ko? Pero hindi lang Muslim ang bumibili. Alam mo, 70% ang bumibili sa tindahan namin, non-Muslim. Alam mo kung bakit? Kasi nasanay na sila, ang halal, hindi pang Muslim. Kasi ang halal certification means pure, clean, healthy, organic. Walang halong mga chemical. Yun ang halal. Kaya pag pumunta ka na Singapore, Thailand, di ba? Lahat ng produkto doon, ha? Talagang puro halal. Miski hamburger doon, halal. Bakit? Eh kasi, pag meat ay halal, ibig sabihin ng walang double dead, walang mga formalin, walang mga kung ano, mga growth hormones. Ganon yun. O ngayon, bumili ka ng longganisa, matatakot ka ngayon kasi baka double dead. Eh sa amin, walang double dead na longganisa. At saka wala kaming pork, bawal lang longganisa. Pork. Lalo sa iyo, bawal lang pork. May longganisa bang halal? Oh, chicken! Chicken? Pero yung kakilala ko, meron bang chicken yun? Hindi, meron kaming halal certified na chicken kasi ang farm na yan, vegetarian farm ang halal farm ng chicken. Tapos hindi yan ini-injection ng mga growth hormones. Parang Tagalog na chicken, di ba? Ang sarap ng chicken na Tagalog, di ba? Yung natural na pre-range. So, nung araw, kaya mga tao, no, kahit kumakain naman ng mga chicken, hindi mga long life pa rin. Ngayon, kumain ka na kumain ng chicken. Magmumuha kang chicken. Hindi, ang dami kasing chemical po. Yun. Kaya sa ibang bansa, mahigpit na sila eh. Kaya halal certified ba yan? Bakit? Kasi alam namin, organic, natural farming method ang ginagawa. Ngayon, gumagawa na rin tayo ng ganon. Nga lang, bago lang eh, yung halal-halal na yan. Yun. Peanut butter na halal. Tuyo. Pumunta nga ako ng Bataan eh. Tuyo, tinapa. Halal? Bakit halal yon? Kasi nga, minsan may mga tinapa, may nilalagay silang mga formalin para hindi masira agad. Bawal yon sa halal. Diba? Para, yung mga vegetable. Pag ang farmer, hindi kumakain ng produce niyang okra, talong, o any mga kamatis dyan, huwag ka rin kumain kasi yung tad-tad ng pesticide yun.
Kaya kala mo, oy, anong ulam mo? Gulay kasi health conscious ako, tsaka salad. Naku, patay ka rin. Bakit? Puro pesticide yun eh. O, anong healthy dun? O, pero pag halal farming, walang pesticide yun. Yun yung malapit na sa organic farming. O, kasi marami na ngayong farmer, natatakot na rin magtanim na nakakamatay na vegetable. Yun ang halal. O, alam mo na. Nilelecturean ko mga kakampi ha, si Tito Nel. Pero may audience. Nagtataka yung mga kakampi natin. Parang extension to ng, ano, ng show mo. Nasanay ako last week, wala ka. Alam mo, tinira ko. Puro ayaw, wala ka lang mga kakampi. Pasensya na kayo. Wala ako nung nakaraan linggo. Ako po'y nasa Bulacan. Alam mo ba? Nakikiramay po, ano? Oh, nakikiramay pala, po kami oh, sa aming mga kamag-anak doon. Direk, aja ka na ba, Direk? Ay, invite ko si mama mo. Ipakilala na natin itong ating guest. Oo nga. Hindi, pero invite kita. Invite ko, invite kita, tsaka si mama mo, tsaka si sister mo. Sa April 11, ano meron? Meron kaming event ng Go Negosyo. DTI po yun. Sa Malolo City po yun. Malapit na sa inyo. Tapos, magugulat ka, pinadadala rin ako sa Kalinga, Tabuk. Kasi maraming farmer doon, producer. Yun, ang topic doon, mga supply, value chain, mga halal. Kasi, di ba, tuturuan ka mag-produce ng product. Ngayon, sa mo ibebenta, misan, pag sinabing minasa, ang dami ng minasa. Pero pag halal certified ang minasa mo, nakakaangat ka. May export pa. Alam mo ba yung minasa natin, gusto sa Singapore yan? Nga lang, hindi halal certified eh. Paano ngayon tatanggapin? Hindi mo may export pag hindi ka na ngayon halal. Kasi mga Asian country natin, hindi naman Muslim country Direk, ang Singapore, pero kailangan halal certified. Yan. Direk, introduce na natin ang guest natin. Yan, yan. Pero batiin mo muna yung ating ano viewer. Yun. Ang dami kong viewer kanina. Sabi ko, lahat ng mga viewer ko, binabati ko. Kasi ang dami nila. Too many to mention, sabi ko kanina. Pero nanood si... Reyes. Hello. Naku, ito. Masugid nating taga, ano ito? Taga Subaybay. Yun. Hello. Ngayon eh, ano ba itatopic natin sa araw na ito? Ikaw naman ang magaling mag-topic. Nakita ko, meron tayong showbiz expo. Diba? O mga showbiz. Oo nga pala. Sa discuss natin yan. Direct. Tatanong nga si Direk Lino, sabi niya, Ismael, nasa TCE ka ba nag-show? Sabi ko, dito kami sa Heritage Hotel Gilid. Kala niya, Bago po. Alabang Gilid. Bago po tayo tumalakay ng isang paksa, ay payagan po ninyong mag-commercial muna tayo. Meron pong event na gagawin sa TCE Mall. Tayo yun. Nakita mo ba yung poster? Oo. Maliit lang yung mukha ko eh. Nandun yung kapugihan. Hindi kasi ito naman kasi. Ang nag-initiate ng project, si Hensa Maniego at saka ang inyo pong Abanlingkod. Kaya medyo mas malaki-laki ang mukha dun. Si Hensa naman ay rin po. Host din po dito sa Kakampi. Ang kanyang programa ay Direk? Yung Pinoy Buhay Kooperatiba. Yan. Si Hensa man niya, tuwing araw po yan ng Biyernes. Kami po ay kumasa ng event dyan sa TCE Mall. At syempre, kasama rin ang ating mga main business partners. Yes. Si Bossing Pe, ikaw. Nandun yung kagwapuan mo. Kita mo naman, nandun ka sa pinakataas. Nagne-nectay ako kasi marami akong viewer na international. Mga Singaporean, di ba? Tapos yan po ay buong buwan ng Abril at Mayo tuwing araw po ng Sabado Linggo. At Linggo. Ayan, nakita mo? Showbiz Expo. Guwapong-guwapo ka rin, Ismael. Oo nga, nandun si Himlay, Payapa, si Kaida, si Joy Jade, sino pa si yung nandun si sa... Hazel. Kape, di ba? Apo, sino pa yung pangalawa sa akin? Si Direk, si Sir A. The eSports. Sige, paliwan. Tapos si Direk Dave. Direk Dave. Tsaka si Himlay Payapa. Yes. Ngayon, ganito po mga kakampi. Yung mga tao na yan, nasa larangan po yan ng showbiz. May kanya-kanya pong May kanya-kanya pong forte sa showbiz yung mga expertise. Yan. May kanya-kanyang expertise. No?
meron sa print media, meron sa broadcast media, di ba? Meron sa online, ano, may sa gaming, iba-iba. May filmmaking, yan! Naku, kailangan namin sa Baguio yan kasi meron kaming yung Project Media, partner natin yung sa Baguio. Yun, tama-tama. Kailangan nila ng mga ganyang expert sa editing. Kaya simula po sa araw ng Sabado, tuwing Sabado at Linggo po yan, buong Abril, maliban na lang sa Holy Week, ay magkakaroon po ng editing seminars dyan po sa TCE Mall. Sabado po yan, alauna hanggang alas 5 po ng hapon. Mm-hmm. Smell yan. Yeah. Para matuto sila ng editing. Nagugulat sila, ba't Baguio ko ng Baguio? Kasi meron po tayong halal tourism sa Baguio. So may store din tayo doon. So malaking activity po yung ginagawa natin. In fact, akit ulit ako sa 10. Ah, 10 ba? O 10. 10 nasa Baguio ako. 11 nasa Malolos ako. 13 nasa Baguio na naman ako. Anong araw yung nasa Malolos ka? Di dumaan 11. Sa Agustos. Thursday? Thursday. O, merong DTI Go Negosyo mentoring ako doon. Ang ituturo ko po ay supply value chain. Kasi nga, yung umatin po ko ng halal forum doon, nagulat sila na ang dami kasing mga produce sa Malolos eh. Di ba? Bulacan. At saka halal hub na po ang Malolos because of the SEA Games na mangyayari sa November. Short po kami ng supply. Oh, lahat po ng gagamitin sa hotel tsaka mga pasalubong, bibigyan po kayo ng booth doon sa SEA Games soon. At tsaka meron tayong event sa May 2 entry sa Clark. I-invite po kayo kung may produce po kayong product na pwedeng bigyan ng booth. Yun po ang piniprepare namin. So, kaya yung iniisip nyo, kahit ano, simpleng product na pwedeng ihalal. Lahat naman o pwede halal except the organic pig, ha? Kasi merong lumapit siya, pwede ba halal to? Organic naman to. Ano yan? Organic pig? Ay, Hindi talaga. Ang pig pwedeng maging organic, pero hindi pwedeng maging halal. Oo, kasi pig talaga yun eh. Oh, bawal. Oh, yun. Ay, ngayon, dahil nabanggit mo na rin lang, ikaw'y pupunta sa Bulacan, sa Malolos, sa araw ng Webe. Oh, April 11. Oh, tama-tama, ang guest natin ngayon ay taga Bulacan. Yeah, tumunga, no? Special guest. Oh, pinag-uusapan namin kanina behind the scene Achara. Okay, direk. Oh, ang ating guest po ngayon ay special, no? Special sa puso mo. Kung wala yan, wala ka. Ganda, oh, parang artista, oh. Oh, kung wala yan, wala ka. Siya po si Grace Talavera. Kala ko Grace po. Grace Valerio Talavera. Grace. Pangalan pala, Gracia. Gracia na eh. Oh. Gracia ng buhay. Tagahanga po namin yan. Oh. Ganun ako. Oh, kaya kami nagkakaroon ng viewers sa Amerika dahil dyan. Oh, tsaka sa Bong Malolos, Bulacan. Bustos. Ayan. Marami. Ay, mama. Ayan, tingin mama. Tingnan mo nga, direct, baka yan yung ating bisita. Oh, mama ko po yan. Nakita nyo naman, oh. Oh, ang ganda-ganda ng mama ko. Mm. Ay, mama. Yan. Tama-tama, nakasama ka namin dito. Ma, bati ka sa mga kakampi natin, oh. Bumati ay, po kayo. Ay, magandang araw po sa inyo lahat. Yung mga taga-Amerika po, batiin nyo. Opo, marami po akong mga kinukumbinsing makinig ng kakampi. Yeah, talamat po. Sa Bulacan, oh. Bulacan. Nagulat nga ako nung pumunta ako sa birthday, di ba? Birthday ng... Ang dami nga nyo pong mga tagahanga dun eh. Oo. Mga kababaihan, mga dalaga, batang-bata. Oo, yung mga ano. Nung makita nga kayo, nagulat sila, naglundagan. Oo, naku, bilib ako doon sa Malolos, sa may Bustos. Dami kong tagahanga doon, mga batang-bata, sweet 16. Mga gano'n, sweet 60 pala. Senior citizen group. Oh, pero hindi natin nakakalimutan, Ismael, na makiramay po kaya dahil kaya nga ako wala nung Martes. Oo nga eh. Dahil yung kapatid ng mama ko, ang kanyang asawa ay namatay. Nakikiramay po kami sa aking tita. Tita Meli, at sa kanyang buong pamilya, kami po yung nakikiramay. Oh mama, kasama natin sa talampas. Oh, maraming salamat po sa inyo lahat at sana po ay lagi kayong manunood ng makikinig sa kakampi. Ayun, talaga. Thank you po.
pati may endorsement. Sa gwapong-gwapo naming tagapagsalita. Yeah. Siyempre, mother ko rin, ganun ang sabi, gwapo daw ako. Ganun ang oh, okay. Binabati ko rin ang ate ko. Hi ate, Ate Arlene. Mm. At yung kapatid ko nasa Amerika. Oh, si Chan. Di ba parang umuwi lang nung nakaraan yon? Noong December. Oh, ang bilis nung panahon noon. Oh, December, Abril. Uwi na lang, uwi, nalulungkot din, gusto magkita-kita. At balak na ano, bumalik ulit sa December. Yeah. Sana naman tuwing December. Pati ko, yung mga kamag-anak ko, ayaw ko papuntahin doon. Magastos daw ako eh. Bakit ka naman magastos? Ah, hindi. Pabili kasi ako ng pabili. Pero, bill mo ako kapalit. Guwapong Bert. Ah, parang nakinig ko po na gusto niyong magkaroon ng magsusupply ng atsara. Opo! Opo, atsara. Kaya po ako pumunta rito eh. Kasi nung araw po ay ang aming negosyo atsara. Eh. Talaga po? Opo, yan po ang nininegosyo namin para makapag-aral yung aking mga anak. Oo, oh, yun. So, Derek, i-adjust mo nga yung mic ni Mama't para yung buong mukha ay nalig. So, expert po kayo sa paggawa ng atsara? Hindi naman po expert. Medyo talagang pinag-aralan din po para maging masarap opo at mabili ang atsara. Yes. Alam nyo, ang mga Muslim community o halal community composed of Muslim and non-Muslim, healthy food po kasi ang atsara. Yan po ang local version na kinakain ng mga Koreano. Alam niyo kinakain ng mga Koreano? Oh, di ba yung ano nila? Ano yon? Yung ano nila? Kimchi. Oh, healthy kasi yun. Kaya, alam mo ba yung atsara na yan? Ay, itopic nga natin. Ang topic natin ngayon, paano mag-magic ng pera. Ako ha? Paano maging bilyonaryo in 1 year? One year ha? 1 year. Pag-usapan natin, paano mag-magic ng pera. Sinabi ko nga yan, di ba? 500 na pasalubong atsara. Alam ko atsara, ang isang bote niyan, sabi mo, 150, 100. Siyempre, pag magpapasalubong ka, di ka naman bibili ng isa. Uh-oh. Madalas yan, ang budget mo, 500. Uh-oh. Yan, oh. 500 kasi ngayon, maliit na eh. O, 500. O, bibili 2 milyon, isang taon. Ha? Nilagay ko lang yan sa Baguio, kasi sa Baguio, alam mo mga tao doon, mapera. Uh-oh. Hindi ka akit ang Baguio, wala kang pera eh. Tapos pagbaba mo, meron ka malang pasalubong. So ngayon, yung mga community ng halal, naghahanap ng pasalubong na halal, ha? Peanut butter, strawberry jam, ubi jam, atsara, peanut brittle. Yun lang naman na ano eh. Oy, ngayon na ba? Desisyon na. Ano ba ang gagawin natin? Ano simula natin gawin? Oh, para maging billionaire. 2 million, bibili ng 500 pesos. 1 billion. Diba, ganun kasi parang gustong-gusto. Kinukumbinsi mo mama ko na magnegosyo. Eh. Totoo 'yun. Ngayon, meron na kami strawberry jam na first halal strawberry jam. Hindi namin maibabasa Manila kasi sa Baguio pa lang ubos na. Ano mga sales stock na Manila? Eh kasi 'di ba, aakyat nga ang isang mahilig sa halal once a year, 'di ba? 20 million ang Muslim, 10% lang ay aakyat. Wala pang non-Muslim doon, ha. Eh kasi yung sabi namin, paano wala nang strawberry jam diyan? Eh dito po ubos na ho. Nagkakadakuba na sila. Alam mo yung bahay na tinuruan ko maggawa ng halal certified. Pumunta ako nasa picture ng timeline ko eh. Kino-convert niya na, sabi niya, ito bibiling ko na yung kabila na bakantin lote, gagawin ko ng factory. Oh, ang bilis ng turnover ng halal. Ano kung busy mo rin ate ko, ha? Hindi kasi ano eh, ang top market ang halal eh. Ito ate ko, ay ate. Pasensya na kayo mga kakampi. Medyo camera siya ito. May camera siya. Eh ako tinuturo ko yung totoo lang na, di ba, pag mukha ka ng ano, sa kamukha ng ano, turmeric tea, nagkalat ngayon nung araw dyan, moringa. Pinahalal certified yung isang gumagawa. Namatay na lahat yung producer ng turmeric at saka moringa dahil parang lechon manok. Miski nga sa Baguio, nagkalat yan sa kalye. Ngayon, ine-export namin sa Singapore and Malaysia. Kasi ang turmeric at saka yung moringa, gustong-gusto ng mga Singaporean, lalo na yung mga Muslim community at saka Indian. Ngayon, ito, may nakikita kayo nagkakalat. Mushroom chicharon nagkalat sa Bulacan, sa Cavite, Laguna. Marami, wala pang halal certified na
mushroom chicharon. Kasi siyempre ang Pinoy, mahilig kumain ng chicharon. Ako, paborito ko chicharon nung araw. Nga lang, pork, di ba? Eh, healthy ba yun? Oh, eh di ang mushroom, healthy na po yan, kahit i-press pa lang. Ginawa nila ngayon chicharon. Oh, pwede po yan sa Singapore. Oh, eh, yun nga, dahil ang topic natin, pagmamagic ng pera. Binanggit mo yung chicharon. Hindi, naging negosyo rin namin yan, chicharon na yan sa Quezon City. Oo, yun. Oh, may malaking baboy, baboy. Mama pa, ano, sino ba nagkumbinsi sa atin na ano, na mag-negosyo ng chicharon? Hindi mo na matandaan si kung sino. Si John. Oo. Hindi, kailangan lang. May malaking kawang. No. Tapos doon niluluto. Mainit, di ba? Doon niluluto. Eh kami rin eh, meron kaming banana chips and kamote chips nung araw, 1970s. Nga lang, wala pa kasi market nung araw. Ang problema kasi pag madaling mag-produce, may pera ka, magawa ka ng strawberry jam, ubi jam. Ang problema sa mo dadalhin, ako ang tinuturo ko, yung market. Kaya nga yung nagkalat na mushroom chicharon sa Bulacan, pag bumabiyahe ako doon, sayang, nasa kali lang, di ba, nasa bangketa. Hindi nila alam ang market kasi pare-pareho, kopya-kopya, parang natandiko ko nung araw eh, di ba? Eh pero kung nakagawa ka ng produkto, nakakaiba, ah, i-certify mo na halal, i-export natin sa Singapore po yan. Oh. Eh sa Singapore po kasi wala po yung produkto na sarili. Lahat po ini-import nila. Dahil maliit lang ang bansa nila. Yeah, walang farm, walang farmland doon. At saka gustong-gusto nila yung... Kaya yung, lahat ng pagkain... At saka gusto nila sa Pilipinas kasi iba yung lupa natin dito. Biro mo, naghahanap sila. Sabi niya, brother, can you find me banana chips, kamote chips from Philippines? Kasi iba yung lasa ng kamote natin sa Pilipinas. Uy, ate ko galing Singapore. Uli bang pinuntahan mo yung Singapore? Oh, Singapore. No. Ngayon, hindi mo naman kailangan may farm ng mushroom eh. Di ba, hindi mo kailangan may farm ng mushroom. O hindi mo kailangan may farm ng ano, let's say, yung gagawa si mama ng ano, ng atsara. Alam nyo, maraming farmer, tinatapon lang ha, sa Cavite, tinatapon lang yung papaya. Kasi pag yung masyadong maraming produce, binabarat na. So kailangan matuto. Eh, yung mga farmer naman, hindi marunong mag-process. Kasi ang linya nila magtanim eh. Sasabihin lang, oh, ayokong mag-process, papakain na lang sa hayop, di ba? Tatapon lang, gagawin fertilizer. No. Oh, pero yung tinuturo ngayon ng government, i-process nyo ngayon, matsara. Pag na ako ngayon, pagdating ko, magkagawa na akong maraming atsara. Tsaka yung mushroom chicharon. Atsara ba? Dinesisyon ako. Kasi galito, Ismael. Oh. Isa pa yun sa ginagawa naming atsara noong kami nasa Bangkal. Sa Del Pilar Street. Yan ang aming negosyo sa Del Pilar, yung atsara. Ngayon, yan, ka-atsara ng mama ko, yung kanyang isang kapatid. Naingan yung full blast. Yung pag-atsara. Oo, full blast. Ba, pinul blast? Ang pangalan ng atsara, Delicious. Okay. Eh, malungkot naman, namatay naman yung tita ko na yun. At walang nagmana nung atsarang Delicious. Yeah. Tinuro ko yun sa kanya. Pero umasenso po sila doon. Oh, tingnan mo ha. Kasama sa mga trade fairs. Ngayon po ang atsara, inaapi-api niya yan, ine-export na po yan, parang local kimchi ng Pilipinas yan. Oh, kasi uso na ngayon yung atsara, healthy nga yan eh. Oh, ngayon, yung mushroom chicharon, di ba yung mushroom madaling malasog yan? Di ba? Yun ang ginagawa nilang chicharon, scrap kung tutusin. Saan niya mo nakita yon? Sa Bulacan din? Bulacan, Cavite, Laguna, nang nagkalat ngayon yan. Ang problema nga, sabi ko sa kanila, ipa-certify mo ng halal. Nisa, iniisip na, ay mahal, eh bibigyan ko naman kayo ng market, eh mababawi nyo naman yun. Kasi pag hindi ka halal certified, magiging normal mushroom chicharon at saka atsara ka lang. Eh, nagkalat na yung atsara sa Pilipinas. Kahanap ka ng kakaiba mo. Di ba? Yun. Alam mo ba yung French fries? Ini-export na natin sa US. Kasi yung French fries natin, may flavoring. Sa US kasi, walang flavoring ang French fries. Magugulat ka. Kakaiba. May innovation. Yun.
At saka ang DTI, sinasabi na rin yun, o magpa-certify kayong halal kasi may new market yan. Natatawa si Derek. Hyper na hyper ka ngayon. Ba't ka din siya? Lugaw. Pag naglugaw ka, marami ay, na lugaw. Wag, lugaw na halal. Sampun lang yun, ha? Ay, ganun. O, kasi lugaw, di ba? Ayokong lugaw kasi sasakit ang arthritis ko tsaka mga, ano, marami mga mantika. O, maglugaw ka na halal. O, sa mga tweet galito. Yung lugaw malayo-layo sa katotohanan. Hindi, hindi. Ito pa, lomi. May kinainan ako ng lomi na halal sa Batangas. O lomi, di ba? O, yung mga simpleng pagkain na ganun. Nako, ang sarap. Eh, yung atsara, medyo malapit-lapit sa katotohanan. Kasi yes. Yung ginagawa dati ng mama. Nako, isang tao lang yun. Dalawa. Solve na eh. Pwede, kailangan. Meron ako mga tauhan. Hindi ho, mga tatlo lang ho yan. Strawberry jam namin, magpamilya lang sila gumagawa. Nakakapag-produce sila ng ang dami ng freezer sa bahay, wala nang ano. Sabi niya, "Ha, yung bahay ko parang factory na." Ang factory po nila, kitchen lang nila. Oh, hindi ho kailangan magpagawa eh, yung kusina mo, pwede na 'yon eh. Yung lamesa ng mahaba lang na ganoon, tapos na 'yon. Kasi simple operation lang naman 'yan. Ano yun? Sige, ano daw? Gagawin ko yan sa loob ng dalawang linggo. Oh, tapos pumunta ka sa amin. Tinaningan na, dalawang linggo, gagawa. At tapos i-audit po namin, papacertify yun. Tingnan nyo. Oh, kailangan na may certification. Siyempre, oh, ano yung gagawin natin? Lalakarin natin lang yung mga papel, mga ano. DTI lang ko. In 2 weeks time. Yeah, yun, meron na tayo. Ay, mga kakampi ha, meron na kayong halal certified. Ano? Atsara! Naku, dadaling ko sa Baguio po yan. Ako pa na magdi-deliver. Ako pa magdi-deliver. Delivery boy ka rin? O, delivery boy din ako tinutulungan. Kasi siyempre, misa sabihin na, ay, wala kami pang-deliver. Ako na po. Kinakarga ko po sa sasakyan ko po yan. Tulong po yun. So, mga kakampi kayo, anong negosyo nyo na pwede nyong i-alok dito kay Ismael? Pwedeng gawing halal. Tawag po kayo dito sa ating, asan yung telepono? Yan, mayroon naka-ano naman. Oo. Ayan, nagko-crawl ba yung ating ano, telephone? Wala yatang number. Ako, lagi ko silang pinupush na ganyan kasi pagkakataon po yan eh. Habang bago pa yung industry, pumasok ka na. Ang mga nananalo kasi nauna eh. Alam mo, pag nauna ka, panalo ka na noon. Ay, itong mama ko eh, mga kakampi, ano na to, retired na ito. Kumbaga ay hindi na to kailangan maghanap buhay, kumikita na ng pera. Hindi, kami naman. Dumarating na yung pera, kaya lang. Sinasabi ko naman, tulong kasi sa ibang tao. Yan, tulong siya. O, diba? Yung mga gagawa, yung mga tulong mo. Kikita rin yun dahil magkakaroon ng hanap buhay. Sumunod, magagagad. Nakatulong ka humaba buhay ng mga taong kakain ng atsara mo. Nakaharap, Derek. Diba? Diba yung ano yung advocacy rin niyo na o ito kumain kayo ito pampahaba ng buhay, ito masarap kakain kayo ng healthy product. Yun yung ano advocacy rin yun. Ako ganun lang naman sinasabi ko tinuturo ko health conscious community. Ang store po natin health and wellness store po, hindi po Muslim store yun. At saka madalas ang producer po natin non-Muslim pero certified po halal yun. Tas ang buyer natin non-Muslim at saka Muslim. Sa Baguio, pasalubong center yun. Sumunod, ang hotel po ngayon, nag-meeting na kami with the department.